Matinding atensyon. Muli, ito ang kinakaharap ngayon ng matinding mama ng Pilipinas pagdating sa basketball. Kamakailan lang ay mainit ang mata ng mga singkit patungkol sa higante ng Pilipinas, Kai Soto. Ito'y matapos magpakawala ng all-time career high record pagdating sa puntos. Mataas din ang nakuhang numero nito pagdating sa rebound. Sa madaling sabi, hindi lang tangkad, haba ng galamay ang ngayon ay baon-baon o daladala ni Kai Soto. Dahil isa rin ito sa tinaguriang most improved import na mga banyaga. Dahil sa kapasidad nitong sumabay sa kahit sinong import ng Japan. Kaya naman naging mainit ang karakas nito sa mga mapagmatiyag na scout ng NBA. Hindi man ito pinalad na makuha bilang first pure-blooded Filipino sa NBA draft. Ay tila ayaw na itong bitawan ng ilang mga international team. Kung kaya't isa ang bansang Japan sa kumuha dito para gawing pangunahing import. Sa ngayon ay unti-unting dinodomina ni Kai Soto ang bansa ng mga singkit. Hirap na hirap dito ang ilang mga player sapagkat mahirap nang bantayan si Kai Soto pagdating sa ilalim. Tumaas na rin kasi ang IQ play nito sa loob ng court. At unti-unti na rin tumitigas ang mentalidad nito na sumabay sa mga mabibigat na player o import. Ang tanong, saan na nga ba dapat manatili si Kai Soto pagdating sa liga na dapat puntahan? Well, ating silipin at panoorin ang mga matitinding play at update nito sa loob ng court na magpapatunay kung nararapat na nga ba itong magpresentang muli sa NBA draft o magbabad na muna ito sa lungga ng mga singkit. Nang sa ganon, ay matutupa si Kai Soto ng maraming play na posibleng magamit bilang secret move sa pandaigdigang balyahan ng laro ng mga bansa. Muli, ito ang paghahalimaw ngayon ng tinaguriang gigante ng Pilipinas, Kai the Kawayan Soto. Ito nga pala yung latest version ng Kai Soto pagdating sa Liga ng Japan. So welcome sa ating transformative reaction video patungkol dito kay Kai Soto. Paano ba kumilos to? Ginagawang bata yung mga player sa Japan, no? Ginagaroonan lang ni Kai Soto. So sige nga, tignan nga natin. Ano ba yung mga improvement kay Kai Soto? So basic na basic. Uy! Re-rebound na lang, na-foul pa. So napaka-hirap talaga kalaro itong si Kai Soto. May shooting sa labas. Then yun, oh, basic na basic sa kanya yung rebound. Ano? Ow! Ew! Lakas ni Kai Soto ron, ah. Ano? Bang! Walang makapigil. Pagbagsak ni Soto, siko na yung kasama. So kaya naman pala, kaya naman pala gustong gusto ng mga Hapon si Kai Soto. Pero mo, bastos! Grabe si Soto. Isipin mo yung mga ganong laro ni Kai Soto. Wow, palpal. Iba-iba yung laro ni Soto ngayon, ano? Marunong na kumuha ng foul. And at the same time, unti-unti, nababasag na yung mga takot ni Kai Soto sa ilalim, eh, no? Mabigat yung kalaban niya ron. Ang binastos ni Kai sa shooting. So ito pa yung mga previous fight ni Soto. Paano mo maglaro si Soto rito sa ibang mga game? You know? Wow, basic pa rin. Yun yung nagustuhan ng mga Hapon kay Soto. Yung mga basic pass, basic attack. Madali na lang kay Soto pumuntos tsaka rumibound. Pero ang kagandahan kay Soto, may shooting pa sa labas. Oh! Bastos pala to si Kai Soto sa Japan, kaya pala. Eh, oh, binabastos ni Soto. Walang makapigil. Uy, gumaganon pa. Walang makapigil kay Soto. Ayan na.
ginagawa niyang ordinaryong tao yung mga player sa ano, sa court. Yan o, basic. So iba pala yung mga Pilipino ngayon sa Japan. Import na import yung dating nila ron eh. Yan o. Kumbaga lumalakas yung energy ng team nila. So tignan natin yung play na to. Basic na basic yung pagsalpak. Tsaka hindi masyadong prone sa injury si Kai Soto kasi hindi niya masyadong pinipwersa. Ayun o, basic dunk. Uy, bastos! Ito yung mga naglalaro siya sa gilas. Ayun o. Mahirap kalaban si Kai Soto sa ilalim pag nakapwesto. Tulad niyan. So, iyon yung mga strength ni Kai Soto, no? Pag nakapwesto sa ilalim ng maayos, malakas. Tulad niyan. May mga low post na si Soto, no? Tingin ko nag-improve si Kai Soto dahil sa, ano? Dahil dito sa mga play niya sa gilas. Nadagdagan yung kanyang karanasan, yung kanyang pagiging kumpiyansa. Ang tanong lang ano, hanggang saan aabot ang isang Kai Soto sa mundo ng basketball? Tingin mo brother, kaya ba ni Kai Soto maglaro sa NBA? O pang-Asia lang talaga? Ako kasi malaki pa yung space ni Kai Soto eh, no? Malaki pa yung room for improvement. Oh, nice space by. Isipin mo si Kai Soto may pasa rin ano. Forever is the strangest thing. It's shorter. Kai Soto, may pasa oh. Ay, hindi si Soto yun. Yun, yung pala si Soto. Magkakamukha eh. So, pag-usapan naman natin, brother, yung kumpiyansa ni Kai Soto na binibigay sa team. Paano ba maglaro si Kai Soto? Okay. May pagka-Japet Aguilar ng konti, no? Importante din kasi yon brother, yung gigil mo sa bola pagka sinalpak mo. Mataas yung kumpiyansang na ibibigay nun eh, tulad yan. Ayan o. Wow, gigil. Tingin ko brother, maganda masamahan lang to si Kai Soto ng isa pang import. Yung tipong may tigas sa ilalim. Uy, bastos! Ginaganon lang yung bola sa ilalim. Tsaka isa sa mga katanungan ko dito, brother, kung ito bang si Kai Soto, posible pang tumangkad? Ilan taon na ba si Kai Soto? So, currently, Kai Soto is only 21 years old. Batang-bata pa lang, no? Dalawang dekada pa lang sa mundong ibabaw. 20 years... Almost 20 years pa lang nabubuhay ang higante ng Pilipinas. Huwag ginaganunan lang ni Kai Soto. Kasi may mga matatangkad na rin tayong player previously, no? Tulad ni Greg Slaughter, no? Si Greg Slaughter naman, brother. Yung height ni Greg Slaughter, almost... I think 7-footer eh. So sige nga, silipin pa natin yung kay Soto. Ano pa ba yung mga laro ni Soto? Takbo. Okay, basic. Iniisip ko talaga brother ngayon ha. May pag-asa nga kaya talaga eh si Kai Soto, ma-NBA. Tulad niya, no? Magic na yung Magic na siya naglalaro rito, no? Ito ata yung NBA draft, eh. Ayan, oh. Paano ba maglaro si Soto sa Amerika? Shooting, Pau Gasol yung laro sa Amerika. Then, yun, may palpal. Actually, hindi naman malamya yung laro ni Kai Soto sa, ano? Ayan, oh. Litaw na litaw yung laro niya sa Amerika, eh. Uy, may ganun pa si Soto.
Okay, nung mga panahong ito, hindi pa siya masyadong mature. Para sa akin lang, ha. Kay Soto. Oh, basic na basic lang kay Soto. Hindi pa siya masyadong ano noon, talagang 100% kay Soto talaga na build up. Pero yung ngayon iba eh, yung nasa Japan ngayon, iba na. Napaka-delikado sa loob ng court. Kasi parang kawayan eh, may shooting pa. Eh ano, may mga shooting pa si kay Soto pala. Hindi rin biro 'to eh. Yung ganitong laro, eh no. Pang last makabastos play eh, no. Palpal. Okay, ito yung mga napansin ko kay Soto. Malakas kumain ng kumpiyansa si Soto sa kalaban. Kumbaga kayang-kaya niyang sirain yung depensa pagdating sa ilalim. Kasi itataas niya na lang yung ball eh. No, yun yung mga strength ni kay Soto. Kalimitan, bibigyan mo si kay Soto nung yung less dribble na, konting dribble na lang, tas tira na. Dapat ganun yung play, para sa akin ha. Yun yung mga strength na nakikita ko kay Soto. Tulad niya no, wala na masyadong dribble, diretso tira na lang. O kaya bibigyan mo na sa taas si kay Soto. Ganun yung mga magagandang play kay Soto. Ang tanong, yung mga ganung play ba, magagamit ba yun sa NBA? Kasi kalimitan sa NBA, puro mga high flyer yung player doon. While sa Asia, kalimitan shooting eh, mabababa tumalon. So para sa akin, gamit na gamit talaga si Kai Soto dito sa Pilipinas, sa Asia. Pero ikaw humusga brother, tingin mo. Pagka nasa NBA na si Kai Soto, gamit pa ba yung laro niya ron? Based sa mga nilalabas nating highlights niya ngayon dito. Ayan o, yung mga ganung play. Pero tingin ko yung mga ganitong laro ni Kai Soto, pwede ito sa ano eh, sa Spurs. Yung ganitong laro, kaya sa Portland. Kasi yung Portland, tira lang sa labas, then kapirasong ano, atake sa ilalim. Ganun lang yung play nun eh, na napansin ko. While sa Spurs, talagang ikot yung bola. Kabisado na nila agad yung laro ni Kai Soto ron sa Spurs. Para siyang ano eh, matangkad na Manu Ginobili. Ayan o, yung pagganyan-ganyan lang na play. Yung very easy. Ooh, basic na basic. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas halimo si Kai Soto sa Asia. Ooh, ayan po yung improvement ngayon ni Kai Soto. Ibang-iba na no kumpara dati. Ayan o. Isipin mo, import yun ha. Import, binabastos ng isang Kai Soto. Ayan o. Ooh, pinakitaan ni Kai Soto. Para sa akin, best import to si Kai Soto pagdating sa Asia. I mean sa Japan. Pwede siyang candidate doon. Paiba-iba ng galaw eh. Pwedeng salpak ng matindi. Pwedeng mag-float, floating, na suntok tuloy, na tira. Ayan o, may Pau Gasol na laro itong si Kai Soto. Halo-halo eh, no? Kumbaga, package learner itong si Kai Soto. Kasi nung una natin napanood si Kai Soto, medyo boring maglaro. Pero later on, nag-iba yung play ni Kai Soto pag nakakahawak ng bola. Tulad niya, no? Tingnan natin, ha? Kung makakahawak. Ayan, nakahawak ng bola. Ganun na yung kayang i-provide ni Kai Soto na puntos. Quality. Ayan, no? Ayan, isa yan sa mga nakakainis kay Kai Soto, eh. Binabastos yung mga import, tinitirahan lang sa labas. Ano pa yung mga laro ni Kai Soto rito? Oh, pais! Ayun, yung mga napansin natin na improvement ni Kai Soto. Yung mga matitinding pass break, isa yon sa mga improvement. Medyo listo na ron si Kai Soto sa pagtanggap ng bola. Uy, binaldog ni Kai Soto yung bola ron ah.
pinapanis na lang ni Kay Soto ngayon yung mga import ng Japan. Rebound. Ah, hindi. Nice pass pala yun. So, sa usapan natin, brother, sa improvement. Ikaw na yung humusga, brother. I-comment mo dyan sa baba. Kung tingin mo ba, eh, may chance na talaga si Kay Soto sa draft ng NBA. Kasi kung sa Japan, halimaw na eh. Pwede na eh. Kaya lang, ang katanungan lang dun pag sa NBA, pag sa Amerika, o international na, magagamit kaya yung ganitong play? Yan yung tanong eh. Kasi kung magagamit yung play na ganitong uri ng laro ni Kay Soto, pwede siyang madraft. Tingin mo ba common lang yun yung laro ni Kay Soto? Kahit patangkad siya, common lang yung ganung play? Ayan o. Malaking bagay pala yun. Yun ang pinakamalaking bagay sa NBA, yung tangkad ni Kay Soto. Pwedeng pamalit kay Kuwembanyama eh, no? Pwede to sa San Antonio Spurs para sa akin. Uy, na naman! Isipin mo, dalawang kawayan maglalaro sa San Antonio Spurs. Kuwembanyama tsaka ano, tsaka Kay Soto. So, i-comment mo dyan sa baba, brother. Kung umabot ka pa sa dulo ng video na to, eh, maraming salamat sa ating samahan at kwentuhan. Salamat dahil naging kaibigan kita sa channel na to. So, ano pa yung laro ni Kay Soto rito bago tayo matapos? Nga pala, brother, baka pwede mong pindutin yung like button, subscribe button, tsaka mag-comment ka na rin kung umabot ka sa dulo ng video na to, tsaka bakit ka nahilig sa basketball. Comment mo rin sa baba. Kung okay lang, ha? Ito yung mga laro ni Kay Soto pala nung sa Amerika na. Actually, may laro din naman si Soto sa ano, sa ibang bansa eh. Hindi lang nabibigyan ng highlights talaga, kaya hindi siya na-showcase. Pero hirap yung mga player sa kanya bumantay. Isipin mo, dala-dalawa bago... So may mga sabit play pa ron si Kay Soto. Nagkataon lang na talagang batang-bata pa si Soto nung panahong ito. Kumbaga sa manok eh, sisiw pa lang si Soto nito. Ngayon medyo nagiging 45 days na eh. Biro lang, huwag masyadong seryoso. Tamang chill lang at kwentuhan. Nga pala brother ah, palagi kang mag-iingat at lagi tayong mag-usap tungkol sa basketball. So yan yung mga laro ni Kay Soto na ating dinala sa content at transformative video na ito. So nice nice. Ganda ng pasaro ni Kay Soto. So ako para sa akin na package learner itong si Kay Soto. Kahit saan to maglaro na team, tingin ko malaki yung ambag ni Kay Soto rito. Bukod sa pagiging matangkad, eh yung kanyang mga shooting sa long range, yung mga rebound and offensive play, yan no, malaking bagay yan. Sipin mo, nakakapag-rebound pa si Kay Soto. Hindi naman siya malamyan na parang mukhang sakitin eh. Mukha naman siyang active, yan no, pang may energy rin naman. So muli, dito natatapos ang ating usapan at kwentuhan. I-comment mo sa baba kung pwede nang maglaro sa NBA si Kay Soto. At palagi kang mag-iingat at makikipagkwentuhan sa akin. Okay, okay. O, ingat palagi, brother, ha? Hanggang dito na lang yung ating podcast. Forever is the strangest thing. At i-comment mo na rin kung tagasang ka. Kasi balang araw, baka magawang kita ng content, no? So, maraming salamat sa lahat, sa inyong lahat sa pag-like at share ng video na to. Mabuhay ka!